Kaya yung ginagawa ng COMELEC nito na nagbabaklas, umukuha ng mga election paraphernalia sa loob ng isang property na pag-aari ng isang pribadong individual, yan ay illegal at yan ay labag sa ating batas, sa ating saligang batas. Sapagkat sabi ng saligang batas namin, no person, o sa saligang batas natin, no person could be deprived of their properties without due process of law. Ang ibig sabihin, ang sino mang sa ating mga mamamayan ay hindi maaaring pagkaitan ng kanilang sariling pag-aari nang walang kaukulang hearing o pagkakataong marinig ang kanilang panig. Ayun. So, Attorney Mac, ibig sabihin, kasi I think ang kino-question dito ng COMELEC ay yung size ng campaign material. It doesn't matter kahit na sang-ayon dun sa size na ibinigay ng COMELEC or hindi. Basta nasa loob ng private property, hindi pwedeng pakialaman. Hindi pwedeng pakialaman yan. Walang sinasabi ang batas na ang isang private property ay dapat ganito lamang ang size. Di ba? Sapagkat yan ay sariling free expression ng isang non-candidates. Kahit kakulapulan ko ng election paraphernalia ng isang kandidato o mga kandidatong aking nais ihalal, walang pakialam dyan ng COMELEC. Alam mo, sabi ng COMELEC, o sige, kung ang buong bahay mo gusto mong lagyan, lagyan mo ng 2x3. So, bibili ka halimbawa ng 1,000 2x3 para perpelya at ikakabit-kabit mo yun. Oh, hindi ba nakakatawa yan? Magkakabit-kabitin mo, eh yun pala, pwede naman pala ng buo. Eh bakit kailangan ko pa magkabit-kabit? Di ba? At anong batas ang nagsasabi niyan? Walang batas ang nagsasabi niyan. Ngayon, kung kayo'y magiging policy ng COMELEC, ay nasaan na ang freedom of expression? Nasaan na ang freedom of information? Katunayan, dapat nga magpasalamat ang COMELEC sa mga mamamayan na sila man ay tumutulong sa pagbibigay ng impormasyon kung sino yung mga kandidato. Sa ngayon, kayong dalawa, sino yung mga kandidato for senador? Sino yung mga kandidato for party list? Alam ba natin? Hindi natin alam yun. Pero sa pamamagitan ng mga private properties na yan, paglalagay nila ng mga pangalan ng mga kandidatong ihahalal nila, nakakatulong yan sa dissemination of information about election. Sabi nga ng Korte Suprema, ang COMELEC, dapat ang inaasikaso, papaano nating may pararating sa taong bayan ang mga ihahalal, ay parang lumalabas ang gusto ng COMELEC. Tahimik lamang kayo, huwag kayong maingay, hindi dapat maingay dito. Parang ganun ang gusto sabihin ng COMELEC.